So, sobrang lamig dito ngayon. Kailangan makapal yung jacket natin kasi kung hindi, lalamigin tayo. Kailangan namin makapunta ng market. Hindi pwedeng hindi kami lalabas para mamili ng lulutuin natin. So, samahan nyo kami sa pamimili namin. So ito na, nagsisimula na yung winter dito sa Canada. Mostly maraming mga tao na ayaw ng winter, pero no choice kami. No choice kami, kailangan naming mag jacket ng mga makakapal. So nung summer, nag-enjoy kami, pero ito ngayon na enjoy pa rin tayo sa winter. Yun yung pupuntahan namin ngayon. Diyan kami mamimili ng grocery at saka mga ulam. So nandito tayo sa loob ng super store ngayon guys, malingki tayo. Nagbablog ako. Ha? Nagbablog ako. Oh, ngayon guys, nandito tayo sa Superstore. So, isang Pilipina dito. Oh. Pamayan tayo guys, galing na tayo dyan sa Superstore. Sobrang lamig sa labas kaya dali-dali na kami ni love ko na pumasok dito sa sasakyan. Shout out ako dun sa kababayan nating cashier kanina na napakabait. Hi guys, ngayon gagawin natin. Kanina namalingki muna kami, pero ito may papakita kaming gagawin ngayon. Ang lulutuin natin, maglaga tayo ng nilagang baka. So, siyempre guys, hindi mabubuo yung paglalaga natin kung wala tayong mga ingredients. So, ito yung beef natin. So, meron tayong potato or patatas. Meron tayong taro, ugabi. Meron tayong cabbage. Meron din tayong siling green. At meron din tayong sibuyas. At ngayon guys, samahan nyo kami dito sa kusina ng Bersal. So, ang ginawa namin, magpainit muna kami ng tubig para dito sa ano natin, baka natin para mamaya matanggal yung mga ano niya, mga taba-taba niya, mga lansa niya. Kailangan pakuluan muna siya bago ilagay natin sa pressure cooker. So iwanan natin yan ng mga 5 minutes, babalikan natin mamaya. So ayan si bonso ko. Ngayon guys, kumuno na siya at tatanggalin na natin yung mga impurities niya kagaya ng dugo. So yun yung hindi maganda dyan. So tatanggalin na natin to, lipat natin dito. Hugasan natin yan bago natin ilaga sa pressure cooker. Kasi kung hindi natin pressure cooker, matagal to bago lutuin. Hugasan ko ulit to. Gasa natin ng malamig na tubig para talagang matanggal yung ano na. So dahil hugasan na natin, ilagay natin siya dito sa pressure cooker. Eh medyo maraming tubig natin kasi maraming siya, marami tayong gulay na ilalagay dito mamaya. So titimplahan natin siya ngayon ng salt. So ito na, haluin muna natin.
Wow, napakalinaw ng tubig niya. So, i-pressure cooker natin siya guys ng mga 25 minutes. So, kailangan to para hindi sumingaw. Oh, ngayon guys, i-check natin tong ano natin. Yung naka-pressure cooker na bako. Wow. Check natin kung malambot na siya. Lambot na niya. Okay. So, ngayon, timplahan na natin siya ng paminta. Paminta. Yan. So, sa nilagang baka, lalagyan natin siya ng meron tayong ginger. Yan. Lagyan na natin yung gabi. Sigurado ako mamaya yung tatlong anak ko takam na takam dito sa loto ng mama nila. At isama ko na tong patatas. Maganda to ngayon dahil malamig dito sa Canada. Kailangan na lagi tayong may sabaw. At ilagay ko na tong sibuyas. Ilagyan mo natin siya ng kunting magic syrup. Para lalong lilinam-nam yung nilagang baka natin. So, mamaya na natin ito isunod dahil kailangan palambutin muna natin yung mga gulay na medyo matigas kaya ng mga patatas sa kagabi. So, isarado natin. Titingnan na natin itong niloto nating baka, nilaga natin. So, ilalagyan na natin itong sealing grain. At lalagyan natin itong repolyo. So, sa dito, winter na, kailangan lagi tayong luluto ng mga ulam na may mga sabaw. So, titingnan natin yung sabaw nito kung kumusta yung lasa ng nilaga nating baka. Sobrang okay yung lasa ng nilagang baka natin. So, tatakpan na natin ngayon at pagkatapos ng mga 5 minutes. So, ayun, luto na yung nilagang baka natin. Wow, ang daming gulay nito, tsaka ang dami rin sabaw. Maganda to pag ganitong winter, marami tayong maisip na lulutuin. So, ito na yung nilagang baka natin, guys. So, mananghalian tayo ngayon. Let's eat. So, bago tayo mananghalian, guys, kailangan pagpasalamat natin yung biyaya na meron sa atin ngayon. So, Heavenly Father, labis akong pasalamat sa iyo sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng guidance. Maraming salamat at ingatan niya po kami, walang magkasakit sa amin at lahat ng mga tao sa mundo. At basbasan niya po kami at ginanong yung pagkain namin at lahat po ng dalayan ko niyo sa mga Jesus Christ. Amen. Amen. So, kaan tayong lahat. Shout out ako sa lahat ng mga nag-share sa ano ko, sa vlog ko, lahat ng mga nag-subscribe. Sobrang happy ako guys kasi umabot na ako ng 307 ngayon na subscribers. Sobrang nagpasalamat ako sa inyong lahat, sa mga kasister ko dyan, sa mga ka-intra ko dyan na nasa Pilipinas. Salamat sa inyo at lagi kayong mag-ingat. Sa lahat ng mga OFW na ng ibang bansa para lang sa pamilya, ingat kayo lagi sa lahat ng oras. So ngayon, kakain mo na ako at titikman natin yung ano. Kumusta na ko yung pagkain mo? Napakasarap na. Napakasarap. So itong nilagang baka, ito yung madalas na lugtuin natin. At kaya rin, gayahin nyo rin itong ulam na niluluto namin. Madali lang ito, maglaga ka lang. Nakulo ka lang ng tubig. So sa mga ka-members ko dyan, sa lahat ng mga ka-members ko ng Lifestyle Intra, so, itong ano na to guys, sama ko na to sa vlog ko ngayon. Napaka-bisa, napaka-daming benefits na makukuha mo rito. Kung iinom ka lang nito ng twice a day, yung mga may masakit dyan, nagpapagaling to sa may mga sakit. Tsaka higit sa lahat, pasalamat ako na kilala ko itong intra at yung kaibigan ko na talagang user ng intra na marami na nagtestimony na magaling talaga itong intra. So itong COVID-19, kailangan nating mag-intra at huwag kayong manghinayang guys kung medyo mataas man ang presyo niya, pero dahil sa kalusugan natin, kailangan natin na gumastos ng sabagay din naman sa kamahalan.
So, mag-intra na tayo. Dito na kayo sa intra. Message lang kayo sa Versal Vlog. At pag dumating yung ano ko pa din, yung order ko rin, ipapakita din namin sa inyo guys. Salamat. Sabi mo na yung mahal ko. Nakakabusog. Good morning everyone. Magandang umaga sa ating lahat at maayong buntag sa tanan ng mga kasibuhano diha ay ako taga Davao del Sur Mangko. So sa ngayon guys, itong isi-share ko sa inyo ngayon tungkol to sa buhay ko na meron akong kapatid na hindi na naka-uwi sa amin ng 20 years. At mananawagan din ako dito guys sa episode ko na yung ate ko kasi guys, si Carmelita Baloyot. Kinuha siya ni Jumar Pornolius sa kani Ems Pornolius. Kinuha siya bilang kasambahay. Ngayon dinala doon sa Laguna. Ang nangyari doon ngayon guys, bali 2001, yung ate ko, nung time na yun, na nasa Olunga po pa lang ako, sumulat yung ate ko na sinabi niya na kunin mo ako dito, sali, dahil gusto ko dyan sa iyo. Nung pumunta kami nung year 2001 na yan, sinabihan ko sila Jumar Pornolius at M. Pornolius na ang purpose ko dito, kaya ako pumunta dito sa inyo para kuhain ko yung ate ko. Ang nangyari ngayon, hindi nila binigay sa akin yung ate ko dahil ang sabi nila, sali, kami ang kumuha doon bilang kasambahe namin. Kami yung namasahe, kami ang kumuha doon sa Davao del Sur, kami din ang magbalik doon sa inyo. So after noon guys, hindi na ako nagpilit sa kanila dahil meron na naman silang katuwiran, sila ang kumuha ng ate ko para maging katulong. So hindi na ako against pa sa mga sinasabi nila. Tiwala din ako na yung ate ko na talagang maalagaan nila dahil katulong nila eh. After 20 years guys, hindi na nakauwi yung ate ko. Kailan ko lang nakita sa Facebook si Jumar Pornolius at nag-deny sila na hindi na daw nila alam, ang dami nilang dahilan, namatay na daw, nag-asawa na. So wala silang pinapakita sa akin na katibayan na nawala talaga yung ate ko sa kamay nila. Kumbaga, haka-haka lang talaga yun. So dito sa episode ko guys, manawagan ako kay Jomar Pornolius na sana pangitaon nilang akong ate kay nangulila yung 7 anak nila, pati rin kami magkapatid, dami-dami namin na nag-alala doon sa ate ko. Jomar, kung mapanood mo tong video ko na to, maawa ka naman sa amin. Pangitaan yun ang akong ate, maluwi ka na mo. Kasi tao yan eh, hindi naman hayop yan na hindi namin hahanapin yan. At saka responsibilidad mo na hanapin mo yung ate ko dahil nasa kamay mo siya noong panahon na yun. So dito sa ano ko na to, na manawagan din ako kung sino man yung makakita sa ate ko na ipagbigay na lang alam sa amin na si Carmelita Baloyot. Sa ngayon guys, si Ate Iting ko, dinala ni Jomar Pornolius sa San Pedro, Laguna. So, hindi na siya nakauwi at nag-alala kami na 20 years nang wala na kami ang balita sa kapatid ko. Na dapat panagutan nila yon, hanapin nila yon, na dapat ipaliwanag nila sa amin na kung saan talaga punta yung si Ate Carmelita ko. Kasi hindi, wala talaga kaming katahimikan sa kalooban namin dahil ate namin yung nawala. At ito guys, ang purpose ng pag-vlog ko, ito yung daan para mahanap ko yung kapatid ko na si Ate Carmelita Baloyot. So ito yung ipapakita ko yung picture ng ate ko. So ito yung ate ko na 20 years nang di nakabalik sa amin. So ito siya dad ko, i-close up mo siya. Ito yung si Carmelita Baloyot, ang ate ko na nawala na 20 katuig. So sa akong mga igsoon diya sa Tagansuli, akong mga pariente diya, akong mga pag-umangkon, paabot lang mo kay mutabang ko ninyo og pangita sa atong igsoon, sa inyong inahan. Ayaw lang mo pagkabalaka kay sa karon nangita na ko ka ng paraan para makita ko si ate. Hindi ganun kadali guys ang mawala ng kapatid kasi tao yung hinahanap ko at sa ngayon guys, nagte-text ako kina Jumar, nag-ipag-communicate ako sa kanila pero ngayon hindi na sila nag-reply sa akin. Pero humingi na rin ako ng tulong guys sa mga kaibigan ko na sana makita nila yung ate ko. At saka sa'yo Jumar, sana mabagabag ka naman sa ginagawa mo na ikaw dapat ang may responsibilidad sa ate ko.
Hindi mo pwedeng idahilan yun na sabihin mo na nawala na, namatay na, nanganak na. Hindi mo dapat idahilan sa akin yun. Pangitaon yun na nimo siya. Imo yun ng pangitaon dahil ang hinahanap ko tao ito, hindi ito hayop. At saka panagutan mo talaga yung Jomar dahil ngayon talagang hindi ako titigil. Ito yung purpose ko kaya ako nag-vlog. Ang manawagan ako sa kapatid ko, ako nakikiusap ako sa inyo, nagpakiloy ko ninyo, napangitaon yun ninyo si ate na ako. Dahil ang mga igsuon ako, ang akong mga parinti, ang akong mga pag-umangkon, sa akin nila tinatanong yung ate ko. Alam mo naman yan, Jomar, alam mo naman yan, Ames, noong 2001. Kinukuha ko sa inyo si ate Iting ko, pero wala ninyo gihatag. Kaya ang inyong giingon, kami yung nagkuha dito. Ikaw ang magbalik. Salamat sa lahat ng silent viewers, guys. At magkita tayo sa susunod episode namin. Walang iwanan. Kung wala kayo, wala rin kami. At salamat sa inyong lahat. Ingat kayo lahat. At God bless us all. Thank you. Thank you for watching.